gemstone, gold ore, gold treasure, gold veins. Magandang araw sa inyo mga treasure hunter. Ako nga pala mula sa Golden Detector Company dito sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Sa mga naghanap sa inyo ng mga treasure hunting equipment, ito nga pala ang Gold Vision. Ito ay mula sa Geoground at made in Germany ito. So ito ay merong long range locator kung saan makakapili ka ng target na gusto mong hanapin. So meron din itong 3D ground scan kung saan ito ay magbibigay ng impormasyon ng lalim ng target na na-detect mo. At meron din ditong information kung cavity ang iyong na-detect or kung hollow space. So ito nga pala ay merong 5 years na warranty. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung anong laman ng case ng Gold Vision at kung ano yung mga kanyang parts and accessories. So dito sa loob, syempre unang makikita mo ay itong Golden Detector Warranty Card. So meron din itong user manual. So napadali lang niyang gamitin. Nandito lahat ng instruction kung paano siya gamitin. Meron din itong warranty certificate. And yung kanyang 3D ground scanner na booklet kung paano gamitin ang 3D ground scanner na search system. At syempre meron din itong main unit. Ito yung kanyang main unit. So ganyan siya, may color display yan, navigation buttons, LED flashlight, laser, at mga kabitan ng antenna at parabolic antenna. Meron din dito ang kabitan ng sensor. At sa ilalim niyan, makikita mo yung kanyang serial number. So ang kanyang serial number ay pwede mong makita or i-check sa mismong website ng Geoground. Kung ito ay ba ay legit or lehitimong Geoground made talaga. So ito naman ang kanyang sensor, smart scan sensor yan, at meron din itong LED light. So umiilaw yan pag ginagamit ang ionic and bionic. Then ito naman yung kanyang parabolic antenna, at ito yung kanyang charger, may wire din yan nakasama. Ito naman ang kanyang handle, so ito ay rechargeable din. Type-C port yan, may mga trigger button yan, lock and unlock. And nga pala, ito rin ang main unit ay Type-C port na rin yan. So, syempre, meron din niyang kasama na dalawang antenna recipient. Ganyan siya na kinakabit din sa main unit. At syempre, nagbibigay kami ng free na tablet para dun sa kanyang Geoground Analyzer. So, application niyan na i-install dito, naka-install dito, at magagamit pa yan for 3D ground scanner. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo kung paano pagkabit ng kanyang mga parts and accessories sa main unit. So, ito nga pala, may dalawang antenna recipient siya. So, kabit mo lang yan dyan. Iniikot lang yan. Yang dalawa na yan. So, itong sensor naman niya, kabit mo lang siya. Sasalpak mo lang ng ganyan. Yung kanyang parabolic antenna. So, ilalagay mo lang siya dyan. At yung kanyang handle. Lagay mo lang, isalpak mo lang ng ganyan at maglalock na siya ng automatic. So, meron din yang lock and unlock kung gagamitin mo ang long range. Kung gamitin mo naman ang kanyang ionic and bionic na search system, ilock mo lang siya. At ito nga palang kanyang display, iaangat mo lang yan. So, napofold naman siya. So, very compact design siya. Ang mga available naman na search system dito sa Gold Vision ay ground scan. Meron din itong long range, free mode, smart depth, ionic, bionic, at meron din itong settings. Sa settings naman niya, ang nandyan ay yung mga time, display, sound, languages, tsaka information ng mismong Gold Vision. So, nandyan din ang kanyang serial number. So, ito naman. Ngayon, silipin natin kung ano ang pwedeng i-detect sa long range. So, meron kang choices dito. Merong iron, platinum, silver, bronze, cavity, copper, diamond, gemstone, gold ore, gold treasure, gold veins. So, yun ang kanyang mga choices. Kung halimbawa naman, gold treasure ang gusto mong hanapin. So, pag pinili mo yan, gold treasure lang ang kanyang hahanapin. Wala nang ibang target. Sa kanyang type ng soil, meron kang mga choices dyan. Yung kanyang namang distance, from 0 yan hanggang 3,000 meters. So, depende sa'yo kung gaano kalayo ang gusto mong hanapin. So, halimbawa, 1,850 meters. So, hanggang 1,850 meters lang ang kanyang hahanapin na target. Pero pwede mo yan isagad ng 3,000. Pag sinagad mo siya ng 3,000, syempre hindi na siya lalagpas doon. Hanggang 3,000 meters lang ang kanyang range. Yung kanyang depth naman, ito ay hanggang 40 meters.
So kung isa-set mo siya ng 21 meters, so hanggang 21 meters lang yung hahanapin niya na lalim. Hindi siya sosobra doon. Ngayon, hanggang 40 meters, yan ang sagad niya. So hindi na rin siya sosobra doon kung yan ang sinet mo. Ngayon, pagkatapos noon, lahat ng mga settings mo, yan ang ginawa mo. So press mo lang, ah, okay. Ngayon, meron itong trigger button dito. Press mo lang yan. Pag-press mo yan, magka-calibrate na siya. Then, pagkatapos yan ay pwede ka na mag-search ng pinili mong target. Nakalagay naman dyan is gold treasure ang iyong pinili. So, meron din ito na free mode. So, parehas lang din naman siya ng long range. Kung kumbaga kung paano siya, yung way niya kung paano maghanap. But ang pagkakaiba lang nito ay dito ay by frequency ka mamimili. So, by frequency ng metallic object ikaw mamimili. So, ganun pa rin siya. Type ng soil, may choices. So, distance niya hanggang 3,000 meters pa rin. At yung kanyang depth ay hanggang 40 meters pa rin yan. So, ganun din siya. Press mo lang ang okay o kaya yung trigger button para mag-calibrate. Then, yun. Kung ano yung pinili mong frequency, yun yung kanyang hahanapin. Wala nang iba. Nakaset ka ng 500 Hz. Then, doon naman tayo sa kanyang... dito muna tayo sa kanyang Ionic. So, yung Ionic naman, itong Ionic ay mag-search siya ng pang all metallic object yan. Kumbaga, mag-search siya ng all metallic object. So, pagka merong malapit sa kanya, mag 100% yan, katulad nito. Pag na 100% yan, ibig sabihin malapit sa kanya yung metallic object na na-detect niya. At meron din sa baba niyang cavity, pagka may na-detect siyang cavity or hollow space sa ilalim ng lupa. Pagka papalapit ka rin ng papalapit, mag 100% din yung cavity na yon. So, ito namang Bionic. Ang Bionic naman ay maglalaka ng isang target. Kung halimbawa, ayang pwesto na yan ay merong, kumbaga merong metallic object. Diba? Halimbawa, itong pwesto na to, may metallic object yan na nilagay ka para pang sample mo. Kung ano nilak mo, halimbawa may gold bracelet ka dito na nilak. So, pagka naghanap ka sa ibang lugar na, kumbaga sa ibang area, ang hahanapin niya ay same target lang. So, ganun ang pagkakaiba nila ng Bionic at saka ng Ionic. So, ito naman ang Smart Depth. So, meron tayong Smart Depth dito. So, pagkatapos mong gamitin yung kanyang long range, pwede mong gamitin to para malaman mo yung lalim. Press mo lang yung OK. At ito naman, makita mo, move to center point and press to start first direction. So, syempre, i-unlock mo to. I-unlock mo yan. Para umikot siya ng free. At kada lakad mo ay pipindot ka ng trigger button. So makikita mo naman dyan, press ka lang. So lalabas dyan, maglakad ka dun sa corner na yon. Kumbaga, di ba nandito yung target kasi nasa gitna. So from dun sa target na kinakatayuan mo, maglalakad ka dun sa corner niya. So yan ang unang step mo. Front yan nakalagay. So habang naglalakad ka, magpe-press ka ng trigger button. Kada step ng iyong paglalakad. So, press mo lang ito. So, hanggang umikot siya ng more than 90 degrees or 90 degrees, hihinto ka dapat at lalabas naman dyan na pinababalik ka sa mismong target. Pagkatapos nun ay gawin mo ulit yung proseso dun naman sa mga ituturo niyang mga location. Like dito, sa kanan, right, makita naman right dun sa corner na yan. So, pag natapos mo yung apat na process na yan, maglalabas ito ng kanyang lalim nung target. So, halimbawa, natapos tayo, umikot na siya. Isa pa ulit. Kusa naman yang iikot. Automatic na iikot yan. Ibig sabihin nun, huminto ka at bumalik ka doon sa center point. Ito yung pang-apat. So, pagkatapos niyan, lalabas yung ganyan. So, lalabas kung gaano kalalim yung target. In meters yan. Ito naman ang 3D ground scan ng Gold Vision. So, open mo lang siya, ang device, at itapat mo lang doon sa ground scan. Ngayon, ito naman ang kanyang tablet na included. So, meron itong application. So, press mo lang yung kanyang tatlong line dito sa kaliwa. Settings mo lang. At, scan device. So, naka-on naman ang Gold Vision. So, madedetect niya yan at pwede natin siyang i-pair. I-connect lang natin. So, automatic naman makita mo. Connected na siya. After that, labas ka lang, punta ka sa 3D ground scan. So, nandito yung mga choices mo. So, meron ka ditong settings. So,
So merong kampat kung parallel or zigzag. Ito yung parallel, ito yung zigzag. Kung saan ka magsisimula, kaliwa o kanan, pwede kang mag-set. Automatic at manual. Yung manual ay pipindot ka kada lakad mo. Yung automatic naman, isang pindot lang ng trigger button at magdedire-diretso ka na ng lakad. Ito naman ang number ng lines. Yan, at ito naman ang kanyang pulses. So, set natin ng mababa lang at maliit lang yung ating area. So, apat-apat lang siya at pwede ka na mag-scan. Pinutin mo lang start scan at ganito ang ating pinili. Sigsag yan. So, kailangan ganito rin ang position ng device pag nag-i-scan ka. Skip mo lang yan at pwede na tayo mag-scan. So, ngayon mag-start tayo ng scanning. Press ko lang start dito sa tablet. At pinili natin ay automatic. So, tapat lang natin siya dyan. Scan na siya. Ngayon, kakanan ako. Isang pindot sa trigger button, pabalik naman. At ngayon, pwede nating i-view kung ano yung ating in-scan sa ground. So, ito yung ating in-scan. Save lang natin yan. At pwede nating i-check yan ngayon. Ito yung ating in-scan. So, lalabas naman dyan kung may metallic object. Basta pag kulay pula, metallic object yan. Yung dilaw ay yung kanyang singaw ng bakal or ionic content. Ito namang green dito. So, reset lang natin ulit. Itong green ay normal ground dyan. Kumbaga, walang target dyan. So, pagka blue naman, yan ay may hollow space or pwedeng cavity or pwedeng tunnel yan. Depende kung papunta yan dito sa metallic object. So, malalaman mo yan kung meron tunnel na papunta sa treasure. So, dito rin naman, meron itong wireframe, itong column na to. Pwede mong itanggalin yan. Then, wireframe, ganito ang ma-view mo. So, ganyan siya. Reset natin, tanggalin natin. At yung data niya, lalabas din dyan. Ito naman yung depth. Pag pinindot mo yan, depth ang lalabas dyan. So, each column yan, merong depth. So, malalaman mo, kalimbawa itong pula na to, 1.1 meters. So, meron din yan type ng soil. So, pwede ka mamili dyan kung anong klaseng type ng soil ang meron dun sa iyong ground. So, meron din itong filter. Kung gusto mo tanggalin yung green, yung normal na ground lang, tanggalin mo lang. Pwede naman yon. Para at least mas madali mo siya ma-view. Then, balik lang natin. Ito naman, flat colors naman yan. Depende kung ano. Mas maganda pa rin yung jet, yung ito'y standard na mga kulay niya. So, iba-iba naman yan. Para sa inyong orders at mga katanungan sa price ng Gold Vision at delivery process namin, maaari nyo kaming kontakin sa makikita nyong number sa screen.